Hello everyone, welcome to my YouTube channel and thank you for watching this video. My name is Art Marcelino and this is all about parenting where you can learn, unlearn and relearn. If you love your kids, don't forget to click that subscribe button. Thank you. Good day mga mami, mga nanay, mga daddy, mga tatay, sa inyong lahat ng mga parents na nanonood ngayon dyan. Sa araw na ito, pag-uusapan natin ang iba't ibang gawain ng mga magulang. Some says this is the three hats in parenting, pero para mas madali matandaan, I converted it to the three masks in parenting. Sa ngayon, sa pandemic ngayon, talagang bawal lumabas na wala kang nakalagay na face mask sa iyong mukha. Meron tayong tatawag na this one. Ito, tawag dito. This one is a surgical mask. And yung iba, ayon ng surgical mask, magamit sila ng yung washable na mask. Yan. Washable mask naman yan. Ayan. O, di ba? And then, yung iba naman, kung wala mga pambili, pwede na rin to. Meron ng panyo, and then igano mo na siya. Ayan. Yung iba, ginagamit to, pang-hold up. These are the three masks na pwede natin gamitin. Actually, ginagamit natin itong mga masks na ito is to protect us, is to protect ourselves from the coronavirus. Ganun din, kung kasi may mga symptomatic, di ba? Pwede rin ma-protection din iba yung mga kausap natin na huwag din mahawa. Kasi hindi natin alam, baka may carrier tayo or may virus din tayo. So use this mask and the government is imposing this to use this in public places. Alam naman natin lahat na itong surgical mask is used mostly by doctors. Mga dentists, mga surgeons, mga lahat yan. Why? Because ayaw nilang ma-infect yung mga pasyente nila and at the same time, sila rin naman, hindi rin sila ma-infect. And this is the surgical mask. Ngayon, ito naman yung washable mask, di ba? Sometimes this, ito, nagagamit rin ito mostly ng mga drivers, ng mga tricycle drivers or ng jeepney drivers just to protect their nose para sa alikabok, sa mabahong amoy, sa uso, etc., etc. And before, nung wala pa pandemic, they're not using the surgical mask. They're using this kind of mask. Eh, pero ito, talagang proven na ito. Ginagamit kadalasan din natin, di ba? Kung gusto natin takpan ng may amoy tayong mabaho o hindi magandang paamoy, igagamit yan. Diba? Now, pero sa ngayon, we use all these masks to protect us, ourselves, and the other person na from coronavirus, di ba? Ngayon, dadako tayo dun sa parenting na pinag-uusapan natin. Alam nyo ba na meron din tayong iba't ibang mask na dapat din gamitin sa parenting? Hindi yung pag, from the day that your child was born, ito na yung mask na gagamitin mo all throughout those years hanggang sa tumanda, maging lolo o maging lola ka na. Hindi. There are three masks that I want to introduce to you. First, it is the controlling mask. Ulitin ko, controlling mask. Ano yung sabihin controlling? Kasi pag ang mga anak natin ay bata pa, we use this kind of mask. Itong dapat natin gamitin. Bakit? Because they do not know what to do, what is best for them. Yung mga kids natin, mga toddlers na yan, mga ganyang edad, o kumain ka na ganito, matulog ka na, magsipilyo ka na, ito ay suot mo, pumunta ka doon, maglinis ka na ganito, magbihis ka na ganyan. I mean, we control everything because at their very young age, they don't know what is best for them. So we as parents is really know what is best for them. So we have to use this controlling mask. We want the best for them because we know the best for them. Children at this very young age do not know what is best for them. What to study, what to watch, etc., what to eat, etc., etc., etc. So that is the first mask, controlling mask. But then,
When your child reaches the age of 10, 11, 12, or 13, you have to change your mask. Definitely. Only thing ko, you have to change your mask. Why? Because, syempre, iba na yung needs ng mga batang ito. When this time comes, kinakailangan you are going to use the, what we so call the coaching masks. Alright. Ulitin ko, it's a coaching mask. You have to, di ba? Yung mask mo na controlling, palitan mo na yan ng panibago. Palitan mo siya ng coaching. Coaching mask, kino-coach mo na lang yung bata. You do not control, you just coach them na o ganito gagawin mo, heto maganda para sa'yo, ano sa palagay mo, dapat magawin, heto. I mean, di ba, sa mga sports, oh, let's, for example, Manny Pacquiao and Freddie Roach, di ba, si Manny Pacquiao, pag nakipag-boxing siya sa ring, wala naman sa ring ang mga coach niya. Yung lalo si Freddie Roach, nasa labas siya ng ring. Sino sa ring? Yung lang referee at yung kalaban ni Manny Pacquiao at si Manny Pacquiao lang. So, mean to say, as parents, pag ang edad ng anak nyo, reach 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, kanya ang pataas na pag-ganyan, you have to use a coaching mask. Kino-coach mo lang siya. Ayaw na niya na kinokontrol mo. O matulog ka na, o gumising ka na, o magsipilo ka na. Ay niyan, because they do not want to be treated as kids anymore because they are grown ups. Diba? Kaya nagkakaroon ng problema yung mga teens na yan pag dumating sa 11, 12, 13, 14, 15, 16. Marami kasi mga parents ginagamit pa rin yung controlling mask. They are controlling their children. So, dapat hindi. Kino-coach mo na lang sila. Kaya minsan nainis mo. Mami, ano ba? Ito gusto kong, ito dapat kong gawin eh. Bakit pa nakikialam ka? Minsan nagkakaroon ng ganun ng pag-aaway. Di ba? So, dapat baguhin mo yung style mo. Kaya nga, katuloy yung Fred Roach, nasa ringside lang siya. Tinitignan niya lang. Titignan niyo paano galaw niya. Titignan niyo paano ang dapat niyang gawin diskarte. Kino-coach niya. To have a better character, to have a better work, etc. Ano man yun, yun lang naman ang objective nun, di ba? So, once your child, syempre, nagkaroon na ng, nagtapos na pag-aral niya ng college, nagkapamilya na yan, you have to remove your coaching mask. Kinakailangan palitan to ng bago. At ito naman na tinatawag na consultant's mask. Alam nyo, ang mga consultant, nandiyan lang yan. Ang mga consultant, pag they seek your advice, they seek your knowledge, ganun. Ako, I'm a human resource consultant, a training consultant. Kaya ako naging consultant because there is a need that they need a consultant para ma-address yung kanilang needs, yung kanilang problem ay matugunan. Kasi, tayo mga magulang, pagka ang mga anak natin, may mga pamilya na, may asawa na, at apo ka na, may mga anak na yung mga anak mo, kinakailangan, consultant ka na lang. Pag hindi hinihingi advice mo, dapat huwag mo ibibigay. Kasi para bang lumalabas na yung mga anak mo, hindi natututo, hindi lumalago. Yan ang crucial. Pag we don't remove or change your mask, nagkakaroon ng problema. Una, hindi nagmamature yung anak. Pangalawa, ikaw din, hindi ka rin nag-grow, hindi ka rin nagmamature. Nagkakaroon ng conflict. May mga pagkakataon, ang mga magulang, ang anak nila, may pamilya na. May mga anak na. Malalaki na yung mga anak, nakikailan pa rin si magulang. Dapat, hindi na nangingilam ang mga magulang pag ang mga anak mo may mga... Unless, hingin ang advice mo, hingin ang payo mo, that's the time you enter into the situation. But nevertheless, kung hindi hinihingin ang anak mo, ang payo mo, ang opinion mo, etc. naman yan, huwag ka mahilam. Kasi may magandang pagkakataon. Pinapaliguan ng anak mong babae, yung kanyang anak, mali, hindi, kanya, ano ka pa? I mean, try to remember, you are now on the consultant's age. Kumbaga, pag hindi hiningi advice mo, sabihin.
Huwag kang makialam, di ba? So, kinakailangan tayo mga parents, hindi porque controlling tayo all throughout the your parental life. I mean, kinakailangan nagle-level up ka from controlling to coaching, then coaching to consulting. Yan yung three must na dapat mong galawan. Ulitin ko ha, hindi sa bawat stage ng iyong mga anak, lagi na sa isang mask pa lamang. Kinakailangan ito'y nababago. Kasi habang ang mga anak ay lumalaki, lumalago, nagbabago rin kanilang needs. Imagine mo naman, di ba, ano, matanda ka na, pakikialaman ka pa ng magulang mo sa buhay mo, sa pinansyal mo, sa decision mo, para nawawala ka lang sa isa, nawawala ka ng authority to your own family. Kaya nagkakaroon ng conflict, nagkakaroon ng problema. Always remember that as a parent, nagle-level up ka rin, no? Hindi ka habang buhay na controlling, on the controlling stage or in the coaching stage. There will come a time you will be in a consulting stage. Alright, mga mami. Medyo seryoso pa tayo doon, no? Masakit eh. Kasi, di ba, pag kami sinabi tayo sa anak natin na ito gawin mo, tapos di tayo sunod, nagagalit tayo. Pero teka muna, ilan taon na ba anak mo? Baka naman 30 anyos na yan. Hindi na kinakailangan controlling mask yan. Hindi na kinakailangan coaching mask yan. Kinakailangan consulting mask yan. Kasi they have grown up. Malaki na yan. Marami na experience yan. Hindi na nila kinakailangan. Hindi na nila needs yun. Pero pag nanghimasok ka, nagkakaroon ng conflict. Hindi na nagkakaroon ng buwan. Kala pinanghimasok mo ng buhay nila. Buhay ng buhay. Besides, hindi rin sila natututo. Hindi ka rin natututo. So you have to level up. Okay? So I hope that this three must imperating may apply ninyo. Ako, I have four lovely children. Wow! One is on the 21 years of age, single, another is 18 years of age, yung isa 12, and isa ay 10. Tama? So imagine ninyo, lalo na yung iba dyan, kung meron kayong 6 na anak, ibang mask ang dapat magamitin, hindi yung coaching mask pa rin ang gagamitin mo sa maliit mong anak, let's say sa grade 1 mo o grade 2. Tingnan muna, controlling pa lang gagamitin mo kasi bata pa yun eh. Diba? I mean, di ba, kung meron kang 4 na anak on the different level, on the different age, kinakailangan you have to wear different masks also appropriate to the needs of your children. Hindi control or consulting mask ka kung kahit na may anak ka sa grade school or nasa college, kinakailangan bawat anak mo, iba-iba. I want to recommend this book by Brother Bo Sanchez. Ito, kasi nakasulat doon yung three hats in parenting. Also, na-infuse din to ni Brother Bo Sanchez kay Brother Arun Gogna. I'm recommending this book. It's all about parenting. Itong how to deal with horror parents, monster kids, and freaky siblings. Brother Bo Sanchez is one of the best-selling authors in the country nowadays. Kaya grab a copy and mga parents, mga nanay, mga tatay, mga teacher, alam ko, struggling kayo for the opening of the school years. Medyo kakaiba because this is what we call the new normal. Struggling, maraming changes. So, try to remember again, the three masks in parenting. They are the controlling, the coaching, and the consulting. What level are you in now? What stage are you in now? Diba? So, sana maging aware tayo sa paggamit ng mga mask na gagamitin natin. Pero alam ko, anumang mask na gamitin natin, isa lang ang gusto natin mangyari is to protect our children because we love them and we are part of their lives, di ba? So, maraming salamat sa inyo, mga nanay, mga tatay, mga mommy, mga daddy, mga parents, all over who are watching this. Sana i-share nyo naman to sa mga friends nyo, sa mga kaibigan nyo, this short video. And you, as parents, we have to continuously learning, leveling up kung ano man mga pwede natin matutunan at pwede nating gampanan upang maging mas mabuti pa tayong magulang.
allow me to emphasize that yung learning natin sa parents will never stop. As we grow older, learning should be spontaneous. Ako po si Art Marcelino, and this is all about parenting, where you can learn, unlearn, and relearn. Thank you, and see you for my next vlog. Thank you, and may God bless you all.